alam, nakalimutan ko i-record. Okay. Sabi dito, ang tribulation. Okay, so malinaw na yung tribulation. Sabi dito, I know your works, tribulation and poverty. So tatlo. Alam ko yung ginawa ninyo sa Smyrna. Alam ko yung mga bagay na ginagawa ninyo. Alam ko yung paghihirap nyo. At alam ko yung mga kahirapan, yung pinagdinadanas yung kahirapan. At alam ko yung poverty, ano yun, yung kahirapan yung mismo. So ito ang description ng church ng Smyrna. Ikaw ba to? Tayo ba to? Ikaw ba tong church na to? Ano ka? Ikay may ginagawa ka para sa Lord. Pero sa kabila ng ginagawa mo sa Lord, merong mga hardship na pinagdadaanan ka na parang mas marami pa yung hardship na pinagdadaanan mo kesa sa reward ng ginagawa mo para sa Panginoon. And panghuli, yung poverty. Anong poverty? Literal yan na poverty. Literal na wala kang makain, literal na wala kang pera, literal na legit na wala kang resources. Diba? But despite of everything, you are serving God. Okay? Ikaw ba yan? Yan, okay? Are you still serving the Lord kahit wala kang budget? Are still serving the Lord kahit hirap na hirap na. Diba? Those are, yan yung Smyrna Church. Are we a church na ganito? And karamihan ng church na to na makikita ninyo are churches na church planting o pioneering church sa panahon natin at sa even before. Alam nyo kung saan? Sa mga poverty areas. Okay? Poverty areas na mga lugar. So if you're going to plant a church sa poverty areas, do not expect na it will flourish agad. Okay? Do not expect na ito yung isang prosperous church. Karamihan ng nasa ng mga churches na sa poverty areas, lalo na yung mga informal settlers, di ba? Karamihan ng mga churches na yon, makikita nyo na naranasan nila, they are doing works for the Lord, but they are having so much hardship to the point that they wanna quit and they are so poor na they want to help those they exist hanggang sa panahon ngayon. Sabi ito, but you are rich. So, parang mayroong kontra. Sabi, I know your works, tribulation, poverty. Alam ko yung mga paghirap ninyo. Pero, sa kabila nun, you are rich. Bakit rich? Kasi pag ikaw may ginagawa sa Panginoon, may kayamanan ka sa Kanya. Maaring hindi mo nakikita ang kayamanan mo ngayon, pero may kayamanan ka sa Lord. Okay? So, malinaw ba yan? So, kaya sinasabi dito ng Panginoon sa kanila, it's a word of encouragement. Pakisulat. It's a word of encouragement. God Himself will encourage you if He knows that you are doing something for Him at nahihirapan ka. He's your number one encourager. Amen. Okay. Okay. So, sabi dito, wait lang. Tuloy natin. Okay. So, sabi dito sa, asan na yan? Okay, wait. Sabi dito, and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not but are synagogue of Satan. Ito, I need you to listen here carefully kasi medyo malalim to. Sabi dito, I know the blasphemy of those who say they are Jews. Okay. Ano ang word mo na blasphemy? Okay. Blasphemy is a form ng disrespect. Blasphemy is a form ng parang pag sinabi noon, sinabi ng mga Sadducees, Pharisees kay Jesus, this is blasphemy nung sinabi, what you are saying is not true, what you are saying is complete false, what you are saying is total disrespect sa Lord, sa Diyos. Yun yung blasphemy, okay? So blasphemy is a deep disrespect, dishonor sa Diyos. Okay? So sabi dito, I know the blasphemy, tapos parang deception, it's a form of deception din. Okay. I know the blasphemy of those who say they are Jews. Sabi dito, alam ko yung mga kasinungalingan, parang sinasabi dito, na sinasabi nila sila ay Hudyo. Bakit? Kasi ang mga nasa church ng Smyrna, karamihan, Hudyo na naging Kristiyano. Take note, ang unang-unang naging Christian, naging follower ng Lord, Hudyo. Lilinawin natin. Bago Gentiles. Sino Gentiles? Lahat ng hindi Hudyo. Sino yung Hudyo? Mga taga-Israel. Sa kanila unang preach ang gospel. Okay, linawin natin, ha, nasa Bible yan. Sa kanilang unang preach ang gospel. So therefore, ang mga pioneer, ang pinakaunang-unang pioneer, mga Hudyo. Tapos, therefore, yung mga Hudyo na pioneer na to, nasabi dito, ay may mga Hudyo kayong kasama dyan, sinasabi ng Lord. I know the blasphemy, kilala ko sila. May mga Hudyo kayong kasama sa grupo ninyo. Mukha lang silang Hudyo, pero hindi talaga sa Hudyo. They are from synagogue of Satan. Sinong diniretso ni Lord, synagogue of Satan. Anong ibig sabihin ng synagogue of Satan? Sila ay samahan sa sekta ng satanista.
Okay, malinaw. Okay, so pag-usapan natin ito ng konti. I will not go into details ng masyadong ano dito. Pero, kasi ilang beses nyo ma-encounter dito yung sinagog ni Satan. Linawin natin, simplehan ko lang. What is sinagog of Satan sa simpleng paliwanag na without going into details of a specific place? Kasi ang sinagog of Satan ay a specific place, pero hindi ko muna sabihin ngayon. Okay? Na nag-e-exist sa panahon natin ngayon. Okay. Sinasabi dito na sinagog of Satan came from sinagog of Satan. Ibig sabihin, may mayroong mga nag-infiltrate sa simbahan ninyo na hindi galing sa akin. Yun ang pinaka sinasabi dito. Okay? They are not from the Lord. They are spy and they are, yes, nag-exist ang mga spy. Okay? Whether you believe this or not, they really exist. Sabi according sa Revelations chapter 2, diba? Na magkukunwari silang Hudyo, magkukunwari silang katulad nyo, pero hindi talaga sila katulad nyo. Amen. So I hope na that's clear. So mukhang katulad mo sila, pero hindi sila katulad. So ibig sabihin, they can act like you, they can speak like you, they can tell things like you, and so on and so forth, but it doesn't translate that they are like you. Mukha silang Christian, pero hindi. Okay, linaw. So ibig sabihin, totoo pala yung mga spy na yan. Okay. Anong purpose nila? Manira. Always the purpose of Satan. Laging tatandaan, ang book ng Revelation dapat konektado to sa ibang Bible verses para maunawaan mo. Ang laging purpose ni Satanas ay John 10:10, to kill, steal, and destroy. Okay? To kill, steal, and destroy. If Satan cannot destroy you from outside, he's going to destroy you from inside. If Satan cannot destroy the church from outside, he will destroy the church from within. So, mag-i-infiltrate. Anong gagawin nila? They are going to do things na, alam mo, magkukos para masira simba. Okay? They will do things para masira simba. So, you take note of that. Alam mo, may mga churches na dumating kong tao na to. Then eventually, nawala siya. Dumating lang siya for the sake ng para manira. Tapos, nung nagawa niya na yung purpose niya, bigla siyang dalawa. Isa rin siya sa mga nawala. Nangyayari ba yun? Oo, nangyayari. At titingnan niyo kung ano nangyayari doon sa church na nag-cause noon, na-dissolve. Kung hindi matibay ang leadership ng church ngayon, totally matidissolve. Kasi God hates churches. God hates Satan. Satan hates churches. And his number one reason, his number one project, maliban sa hindi mo makilala si Lord, is to destroy every churches. Okay? Dito sa Pilipinas, hindi nyo masyado damayan. Sa West, hindi nyo masyado damayan. Sa East, hindi nyo masyado damayan. Punta kayong Africa, madadaman nyo to. Okay? Punta kayong Africa. Totoong totoo to. Okay, game. So, pero totoong nag-e-exist yung sinagog of Satan, pero hindi mo natin pag-uusapan yung ngayon. Sa verse 10, sabi dito, do not fear any of those things which you are about to suffer. Do not fear of any of those things which you are about to suffer. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong pagdadaanan, ang mga kahirapan na iyong pagdadaanan. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ibig sabihin dito, sinasabi dito ng Lord, it's a prophecy na sinasabi niya dito, kayo ay dadaan sa paghihirap. It's a prophetic word, okay? It's a prophetic word. Kayo ay dadaan sa paghihirap. You want a positive word, hindi mo makikita dito sa Church of Smyrna. Sabi, do not fear of any of those things which you are about to suffer. About to suffer. Ibig sabihin, dadaanan mo ang kahirapan na to. Tanong, if you know dadaan ka sa kahirapan sa pagsunod sa Diyos, susunod ka pa rin ba? O, di ba? Sinabi ni Lord sa'yo, anak, sunod ka sa akin. Pero ito dararanasan mo. Ito dadaanan mo. Are you going to obey? Are you going to follow? We don't obey God out of convenience. We obey God because we love God. Amen? Okay, take note of that. Key points. We obey God because we love God. We do not obey God out of convenience. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Diyos kung kailan okay. Sumusunod ka sa Diyos, mahirapan ka man o hindi, sabihin nyo man sa'yo mahirapan ka, susunod ka kasi you love the Lord. Period. Yun lang yun. Okay? Wala nang ibang ano, wala nang ibang explanation. Okay? So, sino ba sa atin sumusunod sa Lord? Kasi convenient lang. Ay, huwag ka nalang sumunod. Di ba? Bakit? Eh, kasi pag dumating yung kahirapan, wala. Susuko ka rin. Aalis ka rin. Mag-quit ka rin. Di ba?
Yun yung point. We do not obey God out of convenience. Make a decision that you would obey the Lord because you love God. Plain and simple. Diba? Okay. So sabi dito, do not fear. Tapos sabi ng Lord, encouragement. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na daanan yan. And yun din sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag kayong matakot na daanan yan. Yun din yung sinasabi sa mga churches na nahihirapan. Huwag kayong matakot na daanan ang anumang klaseng kahirapan. For a simple reason, kasi kasama mo si Lord. Yun lang, key points. You don't need to be afraid kasi kasama mo ang Diyos. Well, every time that you obey God, you are 100% sure na kasama mo si Lord. Okay. So kung kasama mo ang Diyos, sabi natin, dinideclare natin, another Bible verse, hindi ko alam kung ano yung Bible verse na yan, nakalimutan ko. No weapon formed against you shall prosper. Diba? If God is with you, ano, who can stand against you? Diba? So, take note. So, bakit ako nagbabato ng mga Bible verse na sa book ng Revelation? Kasi ang book ng Revelation, nasa lesson 1 natin to, nasa book ng Revelation, nakalagay dito yung Bible verse ng previous 65 books ng Bible. Ibig sabihin, kailangan ang book ng Revelation ay sinusuportahan ng ibang Bible verses galing sa iba't ibang libro ng Bible. That is how you interpret the book of Revelation. Kasi ang book ng Revelation, hindi ito nakakatakot na libro. Ang book ng Revelation ay isang libro ng encouragement, at isang libro to about Jesus Christ. It's a book of preparation para sa coming ni Jesus. Okay? So, malinaw yan. So, balik tayo. So, huwag kang matakot sa kahirapan. So, huwag kang matakot sa pagdadaanan mong paghihirap. Amen, amen. Di ba? Huwag kang matakot. Kasama mo si Lord. Sabi dito, tuloy natin. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Another prophetic word. Okay? Sabi dito, indeed, the devil, yung demonyo, is about to throw you some of you into prison. Yung ilan sa inyo ipapadala sa kulungan. Okay? That you may be tested. And you will have tribulation for 10 days. Yung iba sa inyo ipapadala sa kulungan. Tapos, nang itetest kayo, di ba, para mapatunayan kung totoo ba kayo. Tapos, sabi nyo, ano? That you may be tested and you will have tribulation for 10 days. Anong 10 days? 10 araw. 10 araw kayo ipapakulong. Pastor, 10 araw lang pala eh. Yung sa istorya nito ng Smyrna, kung hindi nun niya naiintindihan, yung 10 araw na yun sa kanila, yung isang araw na yun, yung isang araw na ayaw mo na magnanatili ng another day sa kulungan. Ganun siya kahirap. Parang imagine mo, pupunta ka, itatapong ka sa kulungan, at within 24 hours, to-torturing ka lang. Gusto mo pa ba ng second day? Hindi ka mamamatay. To-torturing ka lang. Gusto mo pa yung second day? Kasi alam mo, bukas to-torturing ka lang. To-torturing ka ulit. Kaya gusto mo pa ng third day. So ito yun. Gusto ko ba unawaan nyo? Okay? Ito yung pinaka-lesson doon. Ito. So my question is this. Ayan, naglalag ako. Okay. My question is this. If you know na to-torturing ka, susunod ka ba? Sayan mga tanong, di ba? Assess yourself. If you know that what you are doing now, following the Lord will cause hardship and pain, literal na pain sa katawan. Are you going to stay? If God says it to you, kaya minsan hindi sinasabi, kaya ngayon, sabi nila, mga Kristiyano ngayon, okay, kung kayo to, kung tayo to, baguhin natin. Ang mga Kristiyan ngayon, mga millennials Kristiyan, malalambot. Pagalitan lang ng konti, ayaw na mag-church. Nag-isolate na. Ganon, isolate na ako. Magalita na. Mga ganon, hindi lang mapansin. Ang lalambot. Ganyan-ganyan. Churches of Jesus Christ, real churches of Jesus Christ, or as a Christian, God never called you to become soft. God called you to become a warrior. God called you to become that person who will face trials, adversities. God called you to be strong. Bakit kailangan maging strong? Kasi para pagdumaan yung time na papipiliin ka, torture o pananampalataya mo, kaya mo manindigan para sa pananampalataya. Amen? Amen? Agree ba kayo? Diba? Eh kung malambot ka, baka tinitreaten ka pa lang, wala na. Ayaw ka na. Diba? Diba? Okay, so this is really happened. Revelation. So pastor, ito bang bagay na to, nangyayari ba yung church ng Smyrna sa panahon natin ngayon? Yes. Punta kayo sa Africa ngayon. Oh, recently, Afghanistan.
biglang nasakop ng Taliban ng Afghanistan. Alam niyo ba na kinakatok, ito siguro hindi niyo ano, kinakatok nila yung mga bahay doon. At every door tinitingnan nila may mga Kristiyano. Totoo 'yun, yung may mga underground churches kasi sa mga hindi po nakakaalam, Afghanistan is the second growing Christian church sa tinatawag na underground churches country. Okay? Ang first is China. Afghanistan, second, ibig sabihin madami ang nakakilala sa Lord sa Muslim country ng Afghanistan. At biglang dumating yung Taliban, and the Taliban, ang rules ng Taliban, ang Sharia rule, okay? Hindi ka pwede iba mag-practice ng ibang religion. If you have another belief, keep it to yourself. You cannot even share it. You cannot practice it. Or if nakita nila na pinapractice mo yan, sinishare mo, gumagawa ka ng group, and so on and so forth, execution yan. Okay? No trials yan. Automatic execution yan. Okay? Sa mga hindi nakakaalam ng Sharia law. At hindi yun private execution. It's a public execution. So, this really happens. Hindi nyo nakikindihan sinasabi ng media. Meron akong book dito, The Voice of the Martyrs, Jesus Preaches, and so on and so forth. At sa panahon natin ngayon, mas marami ang namatay na martyr kaysa sa panahon dati. Okay? These are the things na hindi ina-account. And these are really happens. Halimbawa, sa Saudi. Are you aware na may mga Christian na missionary na pinapatay sa Saudi? Pero wala kayo nababalitaan. Pinapatay hindi dahil may nagawa silang krimen. Pinapatay because they share the gospel. Hindi to private execution. These are public execution. So, these things really happen. So, as sinasabi dito, if you know that these things will happen to you, are you still going to obey the Lord? Ito ang church ng Smyrna. So, Church of Smyrna talks about persecuted church. Okay? So, ito ang description ng church ng Smyrna. They are the persecuted church. Or they are the underground church. As a Christian, ito yung mga persecuted Christians. So, anong level ng persecution meron ka? Pinipersecute ka ba? Anong level? Napagalita ka lang, ay persecuted na ako. Hindi ka lang sinusuportahan sa faith mo, ay persecuted na ako. Expect that. Nasa Revelation chapter 2 eh. Kung yung church nga ng Smyrna, pinersecute eh. Hindi nga sila nag-quit eh. Naging faithful nga sila eh. Wag, sinasabi sa kanila, Lord, huwag ka matakot. Sinasabi sa kanila, Lord, huwag kayo matakot. Sinasabi rin ng Diyos sa'yo, kahit anong klaseng pagdaanan mo, persecution, sinasabi sa'yo ng Lord, huwag ka matakot. Amen ba? Tama, tama. Amen ba? Amen, amen. Sino pinipersecute yan? Diba? Hindi ba naniniwala sa'yo? Hindi ka ba pinapakain? Hindi ka lang pinapakain. Ito nga, tinotorture eh. Saka mo sabihin na pinipersecute ka kung nararanasan mo na inaranasan. Pastor, hindi ko mararanasan yan. Sino may sabi? Dalawa lang pwede mangyari sa atin dito. Either una kang mamatay, at tatlo pala, una kang mamatay, so hindi mo mararanasan yung tribulation, medyo konting advance ng book ng Revelation. Pangalawa, ma-rapture ka, yes, naniniwala ako sa rapture, pastor, na rapture, yung bigla ka mawawala, isang iglap, mawawala ka na lang, kasama mo na si Lord. Yan, okay? Ganon, hindi ka mamamatay, pero punta ka na langit, lilipad ka, ganon, okay? Translation nun. Okay, that's rapture. Number three, yung abutan mo to. Abutan mo tong binabasa natin na to. Mangyayari ba yan? Mangyayari na. Pero literal ba mangyayari yan? Yes. Kailan? Wala. Palay nyo bukas. Di ba? Okay. So it's going to happen. We don't know when. But the point here is, when it happens, you should be prepared. You don't prepare kung kailan nandyan na. You prepare wala pa. Di ba? You don't prepare in a war dun mismo sa gera. You prepare bago ka mapunta sa gera. That's why sinasabi dito ng Lord, be strong. Yun yung sinasabi natin, yung favorite verse natin. Joshua 1:8, di ba? Joshua 1:9, be strong and courageous, di ba? Di ba? Ano sinasabi, be strong and courageous? Sa panahon ng persecution, you need to be strong. Sa panahon ng persecution, ng it will cause fear sa'yo, you need to be courageous. Amen, di ba? So, kinukonnect sana yung mga sinasabi ko, mga Bible verse. Alam yung mga Bible verse, kinukonnect nyo yun. Okay, So, tapusin natin. So, may natutunan kayo? Well, sir, bakit nangyayari yun sa kanila? Bakit tatapos sa prison? Bakit magsasuffer torture? Ano relationship natin sa atin ngayon? Di naman ako ikukulong. Ano yun? Persecution. Any form ng persecution. Kung pinipersecute ka ngayon ng pamilya mo, okay lang yan. Kung pinipersecute ka ngayon ng mga kaibigan mo, okay lang yan. Kung pinipersecute ka sa work mo, okay lang yan. Kung mapipersecute ka in any form, okay lang yan. Key points, sulat nyo yan. Kung ikaw ay persecuted,
okay lang yan. Okay? Bakit okay lang yan? Kasi isang sign ng isang matinding Kristiyano ang pinipersecute. Okay? Ilan sa atin nalagpasan na yan? Isa na dyan si Ate Sheik. No, go Ate Sheik! Isa na ako dyan. Isa na si Ate Mau. Isa na si Ate Che dyan. Okay, mga ganyan. Okay. And itong word ng Lord. Be faithful. Key points. Be faithful until death. Be faithful until death. That's the word. Kahit mamatay ka, maging tapat ka. Anong ibig sabihin na maging tapat ka? Huwag na huwag kang give up. Huwag na huwag kang mag-quit. Do not surrender your faith. Amen? Do not surrender your faith. So, is that clear? Do not surrender your faith. Do not quit up. So, karamihan natin, wala pa tayong until death. Nag-quit na tayo. Quit na tayo. And that's the problem. That's the problem ng maraming Kristiyano ngayon. That's the problem ng maraming churches ngayon. Kasi, masyadong free, masyadong common, masyadong normal, kaya hindi nade-develop yung tinatawag na strong character. Nade-develop ang paninindigan para sa Lord. Kung hindi mo kaya manindigan para sa mga simpleng bagay, hindi mo kakayanin manindigan para sa mga malalaking bagay para sa Lord. So, siguro as we end, sabi dito, be faithful until death. Anong ibig sabihin nun? Kahit na hindi mo nakikita yung resulta ng pinagdadaanan mo, be faithful lang. So, do not quit, do not give up, do not stop serving the Lord. Is that an amen? Diba? Stop serving the Lord. And last one, sabi dito, and ano reward daw? I will give you the crown of life. Yan ang reward. We will give you crown of life. Literal na crown of life. Sa mga hindi nakakaalam, pag pumunta ka ng langit, kapunta ka ng langit, maraming reward. Hindi lang si Jesus. Ang reward na yun, depende kung anong ginawa mo para dito sa kanya. Okay? Maraming crown. May tinatawag the crown of righteousness, the crown of life, the crown. Maraming crown. Literal yun. Meron kang reward na crown. Okay? May authority. Tapos, yung reward mo, nakadepende sa Bible to. Hindi to testimony. Okay? Dito testimony mga nakapunta sa langit. This is all the Bible. Okay? Merong reward. Reward mo, nakadepende kung ano ang ginawa mo while you are here on earth para sa kanya. So ibig sabihin, ang reward mo hindi lang yung langit. Ang reward mo, meron parang reward karon. Hindi pa yun yung in my father's house many mansions. Hindi pa yun yung mansion. Hindi pa yun yung sarili mong lugar. Hindi pa yun yung ganun. Okay? So just imagine yung heaven. Meron ka na sariling mansion tapos may reward ka pa. Amen, di ba? Grabe. Tapos meron ka pang Jesus, di ba? So masaya sa langit. The question is, are you going to make your stand? At sabi doon, if you make a stand for the Lord, despite of the hardship, the pain, the torture, the persecution, you have the crown of life. Okay? So, amen ba? Amen. Okay. So, sabi sa unang reward, anong unang reward ng Ephesus? Sila, papakainin sila ng tinatawag na fruit from the tree of life. Dito, may tinatawag dito crown of life naman, di ba? So, stick nun. Kung ano yung mga significance na yan, yung hindi ko masasabi sa inyo. Okay? But right now, as we end, verse 11, sabi dito, as we end sa verse 11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So sinasabi dito, sino may tenga, siya makinig. If you have ears, hear it. Diba? Pakinggan mo mabuti ito. Huwag mo lang pakinggan, tapos papasok. Ngayon, narinig nyo ito. Pastor, is it a teaching lang sa akin, head knowledge ito? Hindi ito head knowledge. Nakikita mong sarili mo na kulang ka sa paninindigan para sa Lord, pagtibayin mo ngayon. Diba? Simulan mo ngayon, pag-aralan, turuan ng sarili mo paano manindigan para sa Diyos. Diba? Sabi dito, he who overcomes shall not be hurt by the second death. Again, he who overcomes shall not be hurt by the second death. What is second death? Yung lake of fire. If you don't believe sa lake of fire, if you don't believe sa hell, abangan ninyo. We're going to talk about it. Meron yan sa book ng Revelation. So, i-coconnect natin yan. Pati yung heaven, i-coconnect natin yan sa book ng Revelation. Okay? So, nandiyan yan. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin to at ito, hindi natin malalagpasan. And you will be an overcomer. And as we end itong book na to, itong Church of Smyrna. Okay? So, dalawang church na. Pero unang church sa Ephesus. Pastor, meron bang, ako talaga nagtatanong, nire-relate ko kasi sa modern church. Meron bang modern church sa Pilipinas na Smyrna? Hindi ko masasabi.
Hindi ko alam. Alam kasi ang kalagayan ng mga churches. Pero maaaring ang church mo naghihirap, maaaring yung church mo ay maaaring persecuted, maaaring sa ngayon, maaaring smear na ka sa maliit na level. Okay? So lalagyan man natin ng level. Siguro may level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, and so on and so forth. Diba? Okay? Ano yun? Naglalag ba ako? Ayan. Dalawa okay, po anyway. Talaga kayo? Oh, dalawa ako, dalawa ako. Nakabukas yung isang cam ko. Kasi naglalag yung isang ano, internet. Okay. Akala ko naman ano. Okay, anyway. So, yan. So, wrap up natin to, as we have our break, break muna kayo ng 2 minutes, 3 minutes water break. Gusto ko lang sabihin to. Ang balm, pwede natin sabihin, hindi tayo smear na eh. Hindi tayo smear na. Okay, lilinawin ko. Hindi naman tayo heavily persecuted. Okay? Ang meron ako isang church na kilala na Smyrna, which is yung nasa Cardona, Rizal. Ito yung isang example ko na para maintindihan din ang bawat isa. When we started yung church sa Cardona, tawag dito sa Rizal, meron ako nakilala doon na pastor na hindi mismo yung church namin, yung mga church doon, which is sa Cardona, Rizal kasi, meron kasi doon isang sekta kung saan, paano pa sasabihin sa inyo, isang sekta na maliban sa Katoliko, isa sila sa pinakamaraming pinakamaraming grupo itong church na itong grupo na to. Sino sila? Sila yung mga nakaputi, nilalakad na nakapaa tuwing mahala araw. So kalimutan ko yung pangalan nila eh. Okay? Pero marami sila doon. Ngayon, itong sekta na to, mga churches na sumubok mag-start ng church sa Cardona, I'll tell you, maraming pastor ang namatay. Totoo to, ah, hindi to gawa-gawa. Maraming pastor na namatay. Kukonte ang iyon daw ang pinakamahirap na bayan ng Rizal, Cardona. Yun ang isa sa pinakamahirap ma-penetrate, ibig sabihin makapag-start ng church sa bayan ng Rizal, Cardona. So, noon nandun ako, naranasan ko 'yon. Kasi tuwing pumasok ako ng Cardona, hindi ako lalabas na wala akong pantal sa katawan. Totoo 'yon. Okay? Pagdating ko ng Antipolo, maayos na ako. Pero pagdating ng Cardona, talagang sobrang kate ng katawan ko to the point na sinabi ko na ayoko na, hindi na ako babalik dito. Talagang sumisigaw na ako. Talagang mainit na makate na lumalabas ganun. So, mga churches doon, persecuted, naranasan. Tapos may nakilala akong pastor doon na saan yung kanyang katawan ay puro bukol. Puro bukol, puro bukol, tapos lalakad siya, ganyan. At bigla na lang siya nagkasakit ng ganun. Nung while he is in Cardona. Pero pag may calling si Lord sa iyo sa isang lugar, kahit sa kabila ng paghihirap mo, makikita mo na sa kabila ng pastor, naalala ko yun, sa kabila ng pastor na yan na may bukol, maliter na ang lalaki ng bukol niya sa katawan. But still serving the Lord, is still being faithful kay God. And that's what you call making a stand. Na hindi sila natatakot doon sa bayan ng Cardona. At may mga malalaking churches doon ngayon, pag kunyari, ewan ko sa panahon natin ngayon. Pero pag yung nandun kami, may mga malalaking church doon at iilan lang. Yung mga malalaking church doon, these are the churches na will, let's say, dumaan doon sa tinatawag na persecution, hardship, pain, at nakalagpas sila. Sila yung naging church ng Smyrna sa bayan ng Cardona. So, these are true stories. So, hindi ko pa alam kung sino pa yung mga may ibang churches na ganun. Pero I will try to give you churches from other countries, church sa atin, na i-relate natin sa church na to. Ngayon, kung ikaw to, pinagdadaanan mo to, hoping na teach yourself paano manindigan para sa atin. Amen? Let's pray. Okay, pray God for this moment and God our thankfulness sa atin, just like in Smyrna. Na hindi po kami matatakot sa mga kapadala ng kalaban, Panginoon. Hindi kami matatakot sa mga persecution. Hindi kami matatakot, Lord God, na magiging aware kami sa mga ways ng kalaban, Lord. Thank you, Lord God, for everything. Pagpalain ko rin yung Panginoon, ang bawat isa. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Amen and amen. Okay, so